Their sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look and fail with longing for them all the day long, and there shall be no might in thine hand. The fruit of thy land and all thy neighbors shall a nation which thou knowest not eat up, and thou shalt not, thou shalt be only oppressed and crushed alway. So that thou shalt be mad for the sight of thine eyes, which thou shalt see. The Lord shall smite thee in the knees and in the legs and with a sore botch, and cannot be healed, the sole of thy foot unto the top of thy head. The Lord shall bring thee, and thy king shall set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known, and there shall serve other gods, wood and stone. Thou shalt become an astonishment, a proverb, a byword among all the nations whither the Lord shall lead thee. Thou shalt carry much seed out into the field, and shalt gather but little in, for the locust shall consume it. Okay, dito na tayo sa last, no? Sabay-sabay tayo, 67, 68, and they go. In the morning thou shalt say, would God it were even. And at the even thou shalt say, would God it were morning. For the fear of thine heart wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which thou shalt see. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. By the way thereof I spake unto thee, thou shalt see it no more again. And there ye shall be sold unto your enemies, for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Lord. Sinarkat na namin, Panginoon. Nakita na yung mga cursing. So I pray na matutunan namin yung araw, Panginoon. Part na aming message. Last week, Panginoon, mga blessing. Ngayon naman, Panginoon, yung mga possible na cursing, mga parusa, Panginoon, punishment sa pag kami po yung nag-disobey naman at nagloko. Makita rin namin ito sa iba, Panginoon. I pray na hindi na ito desire. Therefore, Panginoon, pasalamat kami sa mga panahon ng blessing. But be very aware, Panginoon, na possible ang punishment, Panginoon, pag kami nag-disobey. So I pray kayo pong manguna sa aming bawat isa, Panginoon, ngayong maga. So kayo pong malalati. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, makapuna po lahat. Magandang umaga po sa lahat. Title po nito is If Thou Wilt Not Hearken. So part 2 na po ito. If Thou Wilt Not Hearken sa Tagalog, kung hindi ka makikinig. And the subtitle nito is Blessings and Responsibility. So last week po, tinapos natin yung part na ang puro blessing, napakarami, napakaganda. Mga pangako ng Diyos pag tayo naman ay tiwala. Okay? At ginawa natin yung basically yung gusto niya. Okay? So kaya sinabi natin dito, anong dapat natin gawin? Pag tayo ay doon sa part na binibless tayo ng Diyos. So tatlong bagay sa ito, believe and trust the Lord will bless you. Una, sa umpisa pa lang, tiwala tayo sa Diyos, pinangako niya yun eh. So misa kaya di dumating yung blessing, di natin inihingi, di natin inihingi, kasi di tayo natitiwala. So pag sinabi niya, tiwala ka na mayroong ganun. Kaya ng Diyos na bigyan ka ng payapaan, ng maayos na buhay, ng maayos na pamilya. Amen? Huwag mo sabihin, eh, sira yung pamilya ko dati, ganun din ako. Nung sira ulit yung tatay ko, ako din. Mas malala pa ako. Tama ba yun? Hindi ganun. Kaya nga nangangako ang Diyos, magtiwala ka lang. At siyempre, gawin mo yung dapat mong gawin din. Amen? Participation mo. Kaya magtiwala ka, believe and trust the Lord will bless you, number one. And number two, note that blessings are conditional. Importante po ito, natake natin last week. Yung iba naman, sobrang blessing. Yan, nagtitiwala ako. Kaso, nakalimutan yung ano doon, yung isang maliit na salita na pinaulit-ulit natin. Amen? Dito lang sa chapter nito, meron tayong anim. So, di mo na kailangan sabihin yun ng paulit-ulit kung ano, di ba? Sinabi ko na nung una, if. So, mamaya, ulitin niya ulit. Bakit? Kasi nga, baka malagpasan mo eh. Kala mo, puro blessing. Basta Kristiyano ka na, puro blessing. Ganun ba yun? Hindi. Yung blessing dumarating, if, basahin ulit natin ha, sa verse 1, sabi dyan, if thou shalt hearken. Okay, sa 2, sabi dyan, if thou shalt hearken. Makikinig ka ba?
Nakikinig ba kayo? Iba, dito na, hindi pa nakikinig eh. Sa bagay, yung mga natirang dito, okay na. Sabi dyan, if thou shalt keep the commandments of the Lord, may blessing ka. Kasi hindi nang pwedeng tuloy-tuloy yung blessing kasi hindi ka nang sumusunod. So, pero kung pananatilihin mo, sige, sunod ka, tuloy, nag-grow ka, pananampalataya, tsaka masipag, tuloy-tuloy, ang blessing andyan. Okay, sa 13, ganun din. Sabi dyan, sabi, if thou shalt hearken unto the commandments of the Lord, ganun din, to observe and to do them. Kailangan mong gawin. Ano pa? 15. If thou will not hearken, ito yung title natin ngayon, di ba? Ganun din naman, pag hindi ka naman nakinig, so ibig sabihin, conditional po ang blessing. Amen, hindi yan tuloy-tuloy, tapos loko-loko ka na pala, hindi ganun. So, at pangatlo, last week, pag may blessing, magpasalamat. Okay? So again, ang Diyos, di mo kailangan ng pasalamat mo eh. Gusto niya yon. Iba yung kailangan, iba yung gusto. Tsaka parang mga magulang. Kahit anong gawin natin, papadidayin natin yung baby. Kaya gusto mo man lang, di ba? Thank you. Thank you ba yung baby? Ang katunong na yan. Tinuturuan natin, di ba? Or, may konting ano, sumunod. Pasalamat. Diyan tayo nagtagal last week. Amen? Ano pa? Bakit tayo magpasalamat? Kasi comprehensive yan. Lahat ng gusto mong pagpalain ka ng Diyos, pwede yan. Sa lahat ng parte ng buhay mo. Okay ba yun? Iba, gusto lang. Sa isang bagay lang. Lord, basta hanggang tumanda ako, maganda ako. Ibang ba, kahit sira yung buhay ko, sira yung buhay ng anak ko. Pangit naman, di ba? Maganda lahat. Yung binasa po natin yun. Last week, bless ka dito, bless ka doon, bless ka. Ang saya, di ba? Ganun ang blessing ng Diyos. At sigurado yun, pag sinabi niya, darating. At last, sabi doon, pag binibless ka, maging masaya ka naman, magpasalamat. Amen? Iba sa atin, bless na bless na, di pa nagpapasalamat, kaya wala. Minsan, pag dumating na yung problema, hindi mo na na-enjoy yung blessing dati. Tapos parang ang hirap mong bigyan, ayaw kang bigyan ng Diyos kasi hindi ka na magpapasalamat eh. Amen? May napansin ba yung ganun tao? May mga ganun bang tao? Andun yung blessing pero hindi man lang kapagpasalamat. Okay lang, dapat lang naman. Dapat lang naman talagang may ganyan tayo eh. Yung mga ganun. Tinignan mo, ba't ka malungkot? Pero marami na siyang blessing ha. Ba't ka malungkot? Kulang pa. Sarap tadyakan, di ba? Pero may ganun. So, wag na wag ganun ang attitude natin. So, pero ngayon, ngayong araw, dun tayo sa kabila. Okay? So, blessing, tapos na. Dun tayo sa mga cursing o yung mga... Actually, ang team natin is to accept responsibility. So, kanina, yung mga blessing, anong gagawin pag may blessing? Magpasalamat, manampalataya, maniwala sa Diyos. Ma-appreciate yung blessing. So, ngayon, dahil may mga curse or may mga parusa, pag hindi ka sumunod, ano yung sabihin doon? Responsibility yung sabihin doon. Binigyan ka ng anak. Anong gagawin sa anak mo? Pabayaan mo lang kang kanino? Diba? Maraming ganun eh. Ako pag ganun, nasyasyak ako pag... mga ganong kwento. Hindi ko mapabayaan yung isya na kahit kanino. Kahit yung Stephen. Di ba? Kahit sa church ako, nagpapasalamat ako, dito kayo. Pero ako, hindi ko papuntahin yung anak ko kahit sa church, di ako kasama. Ganun ako ka, di naman sa overprotective, pero, yun eh. Man, mahal mo yung anak mo. Pero okay na rin, dito kayo. Pero ano pa yung mga pinagkakatiwala sa atin? Binigyan ka ng katawan, sinira mo naman, lahi kang puyat, drugs ka pa dyan. Wala naman nagdadrugs sa atin, pero anong drugs ng mga bata ngayon? Puyat, cellphone, ano pa? Yung mga pinopost nyo ha, huwag kalokohan. Ngayon, normal yan, pero tigil-tigilan nyo, kaya mag-matured agad kayo. Ano ba yung dapat yung mga pinopost? Hindi ko sinabing gayahin nyo ako sa lahat ng bagay, pero... lalo yung mga lalaki. Ngayon, ano dapat pinupost sa mga lalaki sa Facebook? Wala. Yun, maganda yun. At yung, okay lang yun sa family, okay lang yan. Pero yung puro kalokohan, di ba? Minsan, nagtataka ko, paano niya nakita to? May mga page ngayon na gano'n, puro kalokohan, puro joke. Even worse, yung mga talagang gagayahin mo pa, eh, mali.
Ba? Kung tayo napunta doon, umutang ko tuloy. So yan, pag binigyan ka ng cellphone, binigyan ka ng technology, gamitin mo sa tama. Amen? Pag hindi, andyan na yung curses. Nabagin natin kanina na yun, di ba? Binigyan ka ng pera. Nako, saan mo gagamitin yung pera? Basta, di ka problema yan. E di, pero darating kasi yan eh. Saan mo gagamitin? Sige nga. Yung iba, kaya nga nabagin natin yun sa mga nakarap preaching, di ba? Kung ano yung kinagagawa sa pera nila. Bakit ka bumili ng tigre? E bumibili ba ng tigre? Meron. Sa UAE, mga ganun daw. Walang wala. Wala akong pamili. Pera. Nga, ganyan ko. Hindi ko lang kaya kumain ng kumain. Something. Ano pa? Mga binibili ng mga yan. Hindi kasi napagkatiwalaan sa pera. Kaya po, karamihan ng mga Kristiyano, yan, sponsor natin. Anong ganun yung ano niyo sa buhay. Anong gagawin ko dito? Diba? Kayo din, diba? May oras kayo. May pera kayo, meron. May lakas kayo, mga bata. Yung pogi nyo, yung ganda nyo, saan nyo gagamitin yan? Sarilinin nyo lang. Diba? Pamahanga lang kayo, tapos puro kalokohan. Gamitin nyo sa yan, soul winning, dyan ginagamit yan. Ganun, diba? Babae lalaki kang, gandang lalaki nito, gandang babae nito, kakausapin ako. Mas matalino pa, tapos totoong concern ka sa kanya, yun ang maganda. Naku, pambira. Dahil maliligtas. Amen? Dahil yan. So, ano pa ang pinagkatiwala sa inyo? So, actually, gusto kong isa-isahin to eh. Yun lang. Itong outline ko lang. Mayroon lang dalawang points dito. Pero basahin natin yung kanina binabasa natin. Tinigilan ko na kasi pare-pareho eh. Para ma-warningan tayo pag nakita pala ng Diyos na iloko to. Inagpala ako tapos hindi, ano. Sige. Kaya number one, how to accept naman responsibility. So okay, may blessing na. May responsibility na nakasama yun. Binigyan ka ng sakyan, gagamitin mo sa tama. May lisensya ka, hindi ka pwedeng. Ba't may lisensya ka, ini-renew? Kasi pag nakabangga ka, responsibilidad mo yun. Yung kotse mo na hindi mo banggain yung mga kung ano-ano dyan, di ba? Ganun yun. Yan, mga lalaki. Lumalakas kayo, di ba? Habang lumalaki kayo, lumalakas ako, ah. Saan mo gagamitin lakas mo? So, sa tama dapat. So, number one, how to accept responsibilities. Ito na nga, isa-isahin natin. May mga curses and punishment na nakasama ng blessing. Okay? Pag nag-obey ka, blessing. Pag disobedience, ano yan? Isa-isahin natin. Sabi dito, if thou will not hearken, okay, pag come to pass, if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe all his commandments, command thee this day that all these curses shall be upon thee. Isa, curse shall thou be in the city. Ay, gusto ko sa city para maraming tao, maraming tutulong sa akin. Pag sinumpa ka ng Diyos, kahit maraming tao, natutulong sa'yo. Gusto mo yun? Nakakita ba kayo yung mga ano dyan? Kahapon may namamalimos, di ba? Laki ng katawan. Long hair, sabi ko doon sa, eh nag-soul winning pa ako. Tapos tinatanong pa ako, Brad, ano ba yan? Ano tinatanong? Tapos, kausap ako dito eh. Nakakasal, di ba? So, walang tutulong sa'yo. Pag kinurse ka ng Diyos, curse shall be in the flood. Doon lang ako sa ano, sa bundok na lang ako, sa halala, siguro naman. Ito, wala pa rin pag kinurse ka. May kasi attitude mo problema eh. Curse shall thou be in thy basket and thy store. Ano yung sabihin nun? Nag-ipon ka. Nawala lahat. Pwede ba yun? Lalo ngayon daw. Ang tawag dyan sa ano? Inflation daw ngayon. Nalaki. Sa US. So nag-ipon ka last year. Ngayon, ang baba na ng halaga nun. Alam nyo na ba yun? Hindi nyo pa alam yun, mga bata. Nag-iipon. Sino nag-ipon dito? Nag-iipon. Wala. Very good. Hindi. Ipon-ipon, okay din na, walang masama dyan. Ang problema, pag hindi kayo napagkatiwalaan dyan. So, yung iba naman, ano? Nag-e-expire. May inipong ka, nag-e-expire. Paano yun? Ganun yung sinasabi dito, curse ka. Anong madalas inipon nyo? Yung mga inipon nyo? Pera. Nagkasakit ka naman. Diba? Lalabas mo yun.
Ano pa? Nag-iipon na ba kayo? Ay, nag-iipon ako pastor ng ano, ng diploma. Pagdating yung panahon, di na pala relevant yung ano mo. Nangyayari yun. Cursed thou shalt, cursed shall be the fruit of thy body. Ano yung fruit of thy body? Ha? Anak. Mga anak mo. Kaya pwede rin yung ano mo. Kailan lang yung preaching ni, ano, ganun eh. Yung mga nag-steroids daw. Lalaki ng muscle nito ha. Pag huminto mag-steroid yun, bagsak yun. Tapos nagkakasakit din pala yun. Mag-steroid ka. Fruit of thy land. Ganun din naman. Yung ating ano, magtatanim pala tayo doon, di ba? Ang sarap nung gumaani ka eh, di ba? Didiligan mo lang. Minsan nga, didiligan. Didiligan na ng Diyos yun eh. Tapos aani ka na lang. Wow, sarap ha. Passive income. I-harvest mo na lang. Pero pag kinurse ng Diyos yan, ano mangyari dyan? Oh, bulok yan. Increase of thine kind. May baka ako. Mga anak lang yan. Pag meron akong 10 baka, next year, next 5 years, meron na akong mga anak ng 3 yung isa doon. Hindi lang yun. Healthy. Sarap nang mabuhay. Gusto ko na lang mag-alaga. Pag kinurse siya, patay yan. Ganun din sa mga company. Kung, ay, ito, hindi malulugi ito. Walang hindi nalulugi. Pag talagang kinurse, di ba? The flock of the sheep, ganun din po yan. Mga trabaho, business natin. Cursed thou shall be when I come in and go west out. Anong sabihin nun? Sabihin, pumasok ka, na-disgrasya ka, umuwi ka ulit, na-disgrasya ka. Pwede rin business, ganun. Lahat ng pasukin mo, wala. So, vexation, rebuke, like yung napagalitan. Kasi yan, ayun pala yung maganda dito, because of the wickedness of the doing. Hindi ginagawa po ng Diyos yun na wala lang. Kaya ka kino-curse kasi loko-loko ka, yung sabi dito. At sabi dito, iniwanan sila ng Diyos. Nabanggit kanina yung sabi, no? Siyempre, ang ikukwento lang niya minsan yung mga tao, yung mga pabor lang sa kanila. Paano, bakit siya pinalayas? Malamang may attitude siyang hindi maganda. Amen? Ba't ka binubugbog? Kung napakabait mo, bubugbogin ka ba? So, di natin pinano. Pero malamang ganun, lalaki, babae, kung ninakawan mo, kung sinabi, magsaing ka, ah, magsaing ka mamaya, ah, may sasaing naman. Hindi ka nagsaing kasi naglalaro ka or something. Patay ka talaga, gulpi. Hindi ko sinabing dapat gulpihin, ha? Sabi ko, mag-ayos tayo. So, yan po yan. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee. Pag sinabing pestilence po, mga sakit. No? So, iba't yung iba, hindi na nawala ng sakit. No? Ang nagawa sa buhay mo, sa katawan mo. Inabuso. May, ba't ka may sakit? Parang siya, no? Hindi mo sabihin. Pero may kilala ko kailan lang. Kamaling ako, tinulungan ko pa eh. Yung naisip ko, pambira, ba't pa tinulungan to? Biruin mo, isira na yung katawan niya, ba't ka ba nagkaganyan? Eh, mabisyo pala. Tapos pambandang muli, nagbabayad ng ano niya, gobyerno. Salamat sa gobyerno, pambira. Parang naging tagapagligtas pa yung gobyerno. Yung mga ginagamit, alam mo ginagamit na pera ng gobyerno, hindi sila yung magaling. Pera natin yun, pera namin yun. Tapos sila, bisyo ng bisyo, pag nagkasakit, sa kanila gugugulin yung ganun. So, yan, yeah, sasamahan ka ng sakit until he have consumed thee, until din, hanggang mamatay ka. And the Lord, ba't yun natin pinag-usapan ito, pastor? Kasi nga, para ma-warningan tayo, amen? Kung sabihin, hindi, okay lang ang buhay, kahit di ako sumunod, kahit magloko-loko ako, okay lang ito kasi may kilala ako, parang okay naman siya. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Nito dyan mga bata. Kaya inaaral natin to. Ninawarningan tayo ng salita ng Diyos. Huwag mong baliwalayin na yan. Hindi nangyayari yan. Yan nga sinabi. No, kodsa, fever. Oy, lagnat lang pala. Eh, paano pag di na nawala? Yung mga lagnat, pabalik-balik, doon ka nakabahan. Inflammation, kung ano man yan. Extreme burning. And with the sword, and with blasting, and with mildew.
Ano yung blasting? Parang mga sakit po yan eh. Kung sumasabog. Hindi mo alam. Burning. And with the mildew. Ano yung mildew? Parang ano rin yan eh. Amag ata yan. Mildew. Tingnan natin. Tama ba ang aking memory? Eh, ay tayo naman dito. Okay, fungus. Pero sa katawan nyo, ibig sabihin, tumutubo yung parang maraming anong fungus eh, sa katawan. Mga kurikong ba yan? Hindi ko alam eh. Bulutong. 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 Hindi ko alam. Virus ata yun eh. Medyo parang mga, alam nyo yung alipunga. Yan, fungus yan. Bony yan, yung mga ganyan. Basta yun na ano ng kalisten. And they shall pursue thee until thou perish. Mga curse po yan. The heaven that is over thy head shall be brass. Ito, hindi ko maintindihan ito. Okay. Ibig sabihin lang siguro nito, wala ka na, nauntog ka na, hindi ka na makaglow. And the earth that is under thee shall be iron. Parang ipit ka. Thou shalt make the rain of thy land powder and dust. Natindihan niyo ba yun? Pag umulan, powder and dust. Parang ano ka, dihadong-dihado ka. Gusto mo tubig, tapos alikabok or something. Dumating sa'yo, paano ka mabubuhay yung mga tanim mo? From heaven shall come down upon thee until thou be destroyed. It shall cause the... Pakarami nito. So, pili na lang tayo ng ano. Ito po, nabasa nyo kanina. No? Dicarcass po yan, ha? Yan ang old spelling ng carcass. Pag sinabing carcass, bangkay. The carcass shall be meat unto the fowls. Pag namatay ka, nakakainin ka lang. Gusto mo ba yun? Lagi po sinasabi sa Bible, pag kinain yung bangkay, nililibing yan para may honorable, di ba? Burial. Pero pag kinain ka lang, isabihin, hindi ka na napabayaan ka na. Sino napapabayaan niya? Katulad niya, pag sundalo, namatay ka sa battle, hindi ka malang na uwi kasi natalo kayo eh. Sino mag-uwi sa'yo? Wala na, kakainin ka na lang ng langgam. Dito, sa case nito, mga ibon. So, napakapangit. Amen? Pili tayo ng mga ano. Ito, mga sakit naman to sa katawan. Sino may sakit dito? Pwedeng gumaling yan. Pero pag sinumpa ka talaga ng Diyos, tapos. Madness, blindness, astonishment of heart. Ano yun? Parang di na, ano, may mga taong kahit tulungan mo, ay, ayoko na magtrabaho, ayoko na tulungan yung sarili ko. Ang hirap ng encourage. So, dahil sa nangyari sa kanila. So, shall grow, ano yung grow? Nangangapa, di ba? Thou shall grow at noonday. Ikaw ba nangangapa ka pa pag maliwanag? Hindi. Pero dahil nga spiritual ito, para kang bulag, di mo alam gagawin sa buhay mo. Ba't di ka nagtatrabaho? Bakit inaway mo yung asawa mo? Iniwanan mo? Sino katulong mo ngayon? Alam mo ba ginagawa mo? Buhay mo? Hindi. Kahit ibang tao, alam nila yung dapat gawin sa buhay, sila hindi. Kasi sinumpa nga sila. Thou shalt not prosper in thy way. May paraan ako eh, hindi ka unlad. At wala magliligtas sa'yo, wala kang kaibigan. Thou shalt betroth a wife and another man. Ito matindi. Ito po'y sumpa talaga sa kanila. Pag nasakop sila, yung asawa mo, di ang saya mo, di ba? Kaso, may battle dito, sige. Pag napatay ka doon, sinong ano sa asawa mo? Sayang. Iba ang mag-iasawa dyan. Puro ano to? Puro curse. Thine axe shall be slain before thy eyes. Ano ba axe natin ngayon? Sasakyan. Diba? Yung ganda ng sasakyan mo, di yabang mo ngayon. Yung ngayon, nabangga. Wala ka ng pang-maintenance, walang ano. Andyan na lang yan. Misa, may nakikita ka dyan, diba? Dito, mayroon dito sasakyan. Andun lang. Ano ginagawa sasakyan dito? Hindi nila ibenta. Diba?
thine eye shall be violent at day, ninakaw. At pag hindi lang before thy face, so hindi ninakaw sa gabi. Talagang kinuha na lang. Uy! Uy, akin yan ah! Yeah, ano? Wala bang ka? So, bigyan muna tayo ng ano ah. Joshua 8.34. Nag-isawa na kayo eh. Amaya, tutuloy pa natin yan. Joshua 8.34. Sino unang makakuha? Ay basa. Healthy Paul. Ready? Hindi mo kayo? 8.34. Ito po yung pangako sa kanila ng blessing and curse. Inulit lang yan sa Joshua. Yan, batang ko na nga. Sa 33 tayo natapos ha. Okay, ready, go. And afterward, he read all the words of the law, the blessings and curses, according to all that is written in the book of the law. Okay, past tense yan, read. And afterward, he read all the words. So, binasa daw, tulad ng kaninang inabasa natin, may mga blessing at may mga cursing. Ganyan po ang Bible, kaya mga prosperity gospel, mga preacher na puro blessing lang, hindi nagbabasa yun. May script na binabasa yun, hindi Bible. Kasi pag Bible binasa mo, nabasa natin kanina, daming curse. Ngayon, sinabi ni Joshua, inulit, may mga curse. Ano pa? Proverbs 10:6. Bago natin ituloy ulit. Sabi dyan, ready, go. Blessings are upon the head of the just, but violence covereth the mouth. Yan, so magkabilaan yan eh. Pag ikaw yung maayos sa tao, blessing. Bakit sa head? Ibig sabihin lang nun, either sa utak mo or sa yung corona, ba't sa head nilalagay? Parang kitang-kita, di ba? So, yun nga, pag maayos ka, yan ang ilalagay sa'yo. Pero pag hindi ka na maayos, ano sabi? Yung bunga nga talaga. Yung bunga nga mo, puro, mura, di ba? Ganyan niya, sa mga ganyan, kaya huwag niyo nang gayahin. Pag may nagmura dyan, huwag kang ano, ay, galing yun ah. Huwag nang gayahin. Amen? Mga ganyan ba sa inyo? Doon? Marami yan, di ba? Kahit naman saan, kahit nga sa amin eh. Ay sa company, may mga ganun pa rin. Kahit may yaman niya, pero... Pag ikaw ay wicked, mura ka ng mura. Ano pa? 28 naman. Verse 20. Para lang ano. Ibasa, ready? Go. A grateful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be. Yun. So, ganun na naman. Pag faithful ka, maraming blessing, abound. Umaapaw, siksik, liglig. Umaapaw, totoo po yun. Na-example mo ba di siya, ha? Sin-example mo kapon? Ay, ba? Sa Bible yun, sa Luke. Ha? So, totoo yun. Pag ikaw ay actually, giver yun. Tsaka pinagpala ka talaga. Talagang wala ka ng paglagyan. Sabi niya, abounding blessings. Sabi niya, but he that make it haste to be rich, nagmamadali ka, networking, di ba? Crypto, ganyan yung mga yan eh. Shall not be innocent. Ba't di naman sinabi niya ano eh, curse eh. Ibig sabihin lang nung talagang sinabi niya na nag-focus siya dun sa pag sinabi hindi innocent, maparusahan ka. Amen? At kita ng tao yun. Pag tinanong ka, ano man trabaho mo? Ayaw ka na pag-usapan. Yung ating sponsor, ano daw yun? Talagang mga, ano pala yun, mga skilled worker. Kaya pinagpahala din. Mga accounting. Kaya... Last. Basta ba? Hmm.
Malakay. Okay, may basa, ready, go. If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, man. And I will curse your blessings, yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart. Bigat, diba? So may blessing na! May blessing na! Pero pag hindi ka daw, hindi ka nakinig. Diba? Narinig mo na yan eh. Ganun pala pag yung blessing, sinarili ko, hindi ako napagkatiwalaan. Pwede pang mawala yan. Yung lakas mo, yung yaman mo, pwede pang mawala. Eh sabi dito, i-curse ka niya at yung blessing mo, i-curse din. Pwede ba i-curse yung pera? Yes! Either mawala yan, kung di man mawala yan, nilagay mo na sa kung saan mo nilagay yan. Diba? Kunwari, nilagay mo sa bunga, nung ano man yan, business mo na yun, di mo na matanggal yun. So, pati mga anak mo, sumpain yun, pag nilagay mo yung pera mo dun. Tayo, ano bang trabaho, ano bang business natin? Salamat. Pinagpapala tayo ng Diyos, ha? Hindi Diyos na nagpapala dito. Ang kahiya yun, paano sabi mo sa anak mo? So, ang gagawin mo nun, hindi, justify mo na yun, ano man yun, anak. Eh, yumaman ako dahil sa sugal eh. Kaya dahil ng lolo ko tayo ng tao anak eh. Ganun ba yun? Sabihin. So pati yung blessing mo, kinurse. Pati anak mo, sigurado yun. Okay, sabi pa dito, because you do not lay it to heart. So hindi ka naikinig. Winawarning ka, hindi ka naikinig. Ano mangyayari sa'yo? Titigas na lang yung puso mo sa palagay mo, Kristiyano ka. Baka hindi ka paligtas. At kung ligtas ka na, hindi ka sumusunod, okay lang sa'yo yun. Yung sinasabi dito, you don't lay it to heart, di mo sinapuso, di ka naikinig. Alam mo yung ibang pastor, kaya napansin ko yung ibang pastor, di na rin na pag nag-preach. Ganyan na lang eh. Mga kapatid, huwag niya gawin niya na. Di na pinapractice, yung dapat nila pinapractice, kasi pag nakikita lang yung mga tao, na-discourage sila. Hindi ko sinabing, ano yun ha, ako, di akong papakuha sa ganun. Pero yun ang nakita ko eh. Yun yung sabi sa amin nung, hindi ko na sabi yung sino, sa iba naman, eh mga member na yan, pasok labas naman yan eh. Yun yung sinabi sa amin, kaya nakita ko na discourage to. Pero ang tanong ko lang sa kanya, ba't ka magpapadiscourage? Kaya gumayon na lang tayo sa iglesia. Gumayon na lang tayo sa mga CCF. Ganun ba naman sabi sa kanya? Hindi lang ako nakapagpigil eh. Normal yung madi-discourage ka, pero utang na loob. Magtiwala ka sa Diyos. Amen. Hindi ko na sinabi, mayroong mga pinagpala ng Diyos, nagtatapat pa rin, madami sila. Bakit mo dadamay lahat ng baptist? Kaya sinasabi siya mga baptist, pag di kayo nakinig, andiyan kayo, nakikinig kayo, I mean, dapat nakikinig kayo, hindi kayo nakikinig. Dami ko na nakitang ganun. Kaya kahit mga pastor, ganun. Hindi na binabasa yung Bible. Pero sinasabi nila, basahin natin yung Bible, ha? Mga kapatid, basahin natin yung Bible. Hindi na ibabasa yun. Kaya tumitigas yung puso nila. At susumpain mismo yung blessing mo. Hindi mo sinapuso. Amen? Amen. Kung ligtas ka, alam mo yun. Yung pagligtas ka, di ba, sa Romans 10, sabi doon, 9. That if thou shalt confess with thy mouth and believe in thine heart. Kaya hindi natin nililid itong mga to na basta mag-try ka lang, ligtas ka na. Hindi mangyayari yung hindi mo in-explain sa kanila yung parusa sa kasalanan. Hindi mo chinaga, basta dito ha, sama ka lang sa church, kahit anak mo pa yan. Dapat yan, alamin mo, abutin mo siya kung nasan siya. Amen? Pag gano'n na sinusubukong gawin sa inyo, iba sa inyo, hindi ko alam sana, nakikita nyo yun. Hindi tayo nakipag-joke dito. So, balik na tayo sa mga curse ulit, ha? At least nagising kayo. Amen? Amen? Balik tayo sa mga curse. Isahin natin, kung ayaw nyo mangyari sa inyo yun, nawa ay ano, huwag tayong pabaya sa ating buhay Kristiyano. Saan tayo natapos kanina? Sa 33, di ba? Ang dami niyang pastor eh. Nga eh. Ang dami.
Eh, dapat matango tayo. Mawarningan tayo. Bilisan ko na lang. Sabi dyan, thou shalt be mad for the sight of thine eyes. Ano sabihin nun? Ikaw mismo, galit ka sa sarili mo. Mukha pala akong tanga. Oo. Pag sinumpa ka ng Diyos, ano pa? This is my bin the knees. O, sino may sakit sa tuho dito? Minsan, nasa wala ka pa sa idan. Nasakit na ng ano-ano mo. Okay? Yung sore bones, parang ano lang din yan, mga sakit. Okay? Pag ma-ano ka, ma-bisyo ka, anong mga sakit na ma-bisyo? Marami. Especially sa utak. The Lord shall bring thee and thy king, which thou shalt set over thee, unto a nation which neither thou nor thy fathers have known, and there shall thou serve other gods, wood and stone. Ganito yan. For example, kayo, nasa Baptist na kayo, di ba? Pag hindi ka nagpapatapat dito, dadaling ka pa nung kung sino magdadala sa iyo doon, ay, ba't sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan? Sabi sa Bible, di magsasamba sa Diyos-Diyosan. Nagpabaya ka rin eh. Hindi mo pinaglaban. Ngayon, bata ka pa, sige lang. Mag-pray mo yung magulang mo, dinadala ka dyan sa mga santo-santo na yan, hindi naman santo. Mga, sabi dito, mga kahoy. Samba tayo, anak, sa kahoy. Mali yan tayo. Eh, pag nagpabaya ka, dadaling ka doon, wala kang magagawa. Ngayon, magbata ka pa, pwede mo lang kausapin yung tatay mo, nanay mo. Parang hindi naman tama ito, tay. Ganunin mo. Kung tatayo mo yung katotohanan, unless gusto mong for the rest of your life, ganyan ka na lang. Amen? Thou shalt become an astonishment and proverb. Pag sinabing byword proverb, ibig sabihin, loko-lokoin ka. Alam yung kwento ni Brad, naalala ko tali. Alam niyo yung gano'n? Di na naalis yung kuto. Pero, ano pa yun, madali lang maalis ng kuto. Di? Paano kung ano nga, kung tabingi yung mukha mo na, ba't ka tabingi? Kasi, adig ako na, nagulpi ako dun eh. Hindi mo nasasabihin yun, di ba? Ayun, nakakahiya. Ayun, si tabingi yung mukha, oh. Ayun, si Potol. Ayun, si ano, si, ano ba nangyayari sa'yo pag adig ka? Si Baliw, ayun, si ganyan, oh. O, ano man yan. Thou shalt carry much seed unto the field, thou shalt gather little. O, nagtanim. Kasi magsisipag na ako. Pero kinurse ka na ng Diyos. Pero magsisipag ka na. Ba't ayaw tumubo? Kinurse ka na eh. Kasi yung konting tumubo, kinain pa ng ano. Yung aking ano dyan, kalamansi. Hindi ko alam ba't siya lang yung tinatamaan ng ano. Sa kanya lang dumada po. Kinurse ata. Hindi. Pero na, in-sprayan ko na ng neem oil. Sana bumubo. Anyway, no gather grapes and the worm shall eat them. Malas naman ito. Hindi malas yun. Pag kinurse ka, matay ka. Men, nakikinig ba? Thou shall love all. Malapit na ito, mga 20 verses na lang. Para lang makita natin ang gagawin ng Diyos. Thou shalt have olive trees. Doon, ang dami mong tanim, ha? Ano mangyayari? But thou shalt not anoint thyself with the oil, for thine olive shall cast his fruit. Ibig sabihin, masayang, parang doon sa lahala, di ba? Hindi ginagawa yun. Nabubulok na sa lupa. Bakit? Either tamad or wala kang time sa iba. O may sakit ka, pwedeng ganun. I-harvest ko na, ay, sakit lang ano ko. Ayun, nasayang na lang. Thou shalt beget sons and daughters. Blessing yun, di ba? Sons and daughters. But thou shalt not enjoy them, for they shall go into captivity. Sa naka-captive, ito ang kwento pala nito, yung alam naman nga din sa Israel, di ba? Sila ay inalis, nasakop sila, pinatay yung mga anak nila, at sila. Pero minsan, yung mga anak natin ngayon, pwede rin ito eh. Sa naka-capture yung mga anak natin ngayon, gusto mo ka-fellowship mo yung anak mo, anak, usap naman tayo. Capture na siya doon, no? Doon na lang lagi sa cellphone. All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume. Nawala, kinain ng peste. The strangers that is within thee shall get up above very high. Yung mga kapit, hindi kapit ba ito, mga mananakop po ito, mga foreigner. Diba? Parang nangyayari sa atin yan eh. Pero kahit sa US daw ngayon, ganun ang reklamo nila. Sino mayaman sa US?
Minsan yung mga Chinese na rin, mga Indian, no? Eh, kinasti sila ng Diyos, eh. Nagpabaya sila, eh. Ala nila. And thou shall lend thee, he shall lend to thee, but thou shall not lend unto him. Ay, sa mga blessing, ikaw yung nagpapahiram, di ba? Kasi mga pera ka, eh. Mayamang ka. Pinagpala ka. Pero pag ikaw ay kinasti ng Diyos, ikaw yung pahiram naman dyan, no? Mabalik mo ba? Ang ganun, di ba? Ang hirap. Siyempre, nakakahiya yan, di ba? Moreover, this curse shall come upon thee and pursue thee and overtake. Naalala niyo yung last week? Last week, yung nag-pursue, yung nag-overtake sa'yo, blessing. Inaabutan ka. Brad, bilang kita ng ano, ng gusto mo ng sapatos? Ay, may sapatos pa ako, lima naman, hindi ko na ginagamit. Masarap, di ba? Eh, paano kung baliktad? Kabibili mo lang, sira agad. Kasi hindi sumusunod sa commandments ng Diyos. Ano pa? Hindi lang ikaw, sabi diyan, pati sa mga anak mo. Saklab, di ba? Thou shalt serve, because thou shalt, kasi nga, hindi ka naglingkod sa, ito yung binasa natin last week. Pag hindi ka naging masaya, nagpasalamat sa blessing, tapos ka. Ikaw curse ka. Ano pa? Therefore, shall thou serve thine enemies, which thou, so, ganun din po yun. Kaya minsan, ayaw maglingkod sa, may kayabangan to si Bill Gates, sabi niya. Maging mabait kayo sa mga nerd, sabi. Kasi mga nerd, parang nagjakan niya kasi. Mga weird, di ba? Sabi niya, maging mabait kayo sa mga nerd, baka maging boss na yan. Yabang, yun. Pero minsan kahit ayaw mong iserve yun kasi siya na yung andun eh. So, anong gagawin mo? Yes, sir. Yes, boss. Pag hindi ka sumunod. Amen? Amen. Yan, hunger, thirst, nakedness. Ano pa? Tatapusin na natin. Basta nakuha nyo na idea. Amen? Tatapusin na natin. Basta puro ganun po yan. Maraming mangyayari. Sa kanila, sa Christ nila, talagang sasakupin sila. Pero sa ating, ganun din po. Ngayon pala, sinasakup na tayo ng mga Chinese, di ba? Duterte naman. Parang na isa batas pa yung ano. Yung pwede na silang pagmayari. Pwede tayong bili ng ano. Mayaman sila, bibili na tayo. Gusto niyo ba yun? Nadami yung ano dito, pero wala tayong kalayaan. Kasi nagpabayarin tayo. So, gusto ko sabihin, know that the curses with punishment will also come with disobedience. Pag ikaw hindi sumunod, curse ang mga sa'yo. So, last. So, paano tayo ngayon hindi ma-curse? Dapat malaman mo na yung blessing nga, may kakuibat na responsibility. At yung responsibility yun, kailangan mong gawin. Andahan niya, mga bata kayo. Kaya sabi nga nila, maturity doesn't come with age. It comes with the acceptance of responsibility. Nakabisado ko yung kasi nag-click sa akin yun. Oo nga, no? Pag ikaw yung taong puro ka lang ganyan, blessing lang, blessing. Kahit yung mga pastor, ganun din eh. Yung iba, gusto pagpastor na yan, gusto, puro ano na lang. Sige, mga member, bigay kayo dyan para may makain ako. Tama ba yun? In a way, tama yun kasi mag-ano nga kayo, participate para tuloy gawain. Diyos, kaso nga, ang tabaho ng pastor kasi napakarami. So, gawin mo yun. Para yung mga tao, ma-encourage, matuto, at para magbigay din sila. Ganun yun. Hindi ka pwedeng magpabaya. Ganun sa halaman, sa farm, sa hayop. Pare-pareho yan. Okay? So, ngayon, gagawin natin. Isa-isahin natin yung mga bagay, yung mga area ng buhay natin, dapat tayo maging responsable. Una, sa tabaho. Nakakita ka ba nang hindi na pumapasok, hindi na nagtatrabaho, kumikita pa rin? Yung iba sa umpisa, pero sooner or later, mawawala yan. Amen? Yung business mo, hindi mo na inasikaso. Nagpaparenta lang ako ng apartment, wala nang gamit. Meron pa rin. Pag hindi mo minintain yun, pumangit, bababa ang value nun. Amen? Pag napikon sa'yo yung mga tenant mo, sirain pa yung ano mo. So, walang kang kailangan sa trabaho maging responsable. Sa family, ganun din. Alagaan mo yung pamilya mo. Amen? Mga anak mo, sabi, anak lang kita eh. Alagaan mo, turuan mo para mahalin ka niya, maging maayos ang tao. Amen? Asawa mo especially.
O, tulungan ka niyan. Giging masaya ang pag-asama niyo. Mahalin mo. Amen? Huwag mong gugutumin. Yan ang sabi ng isang pastor. Pastor, eh, kinamento sa akin yun. Ba't magaganyan yung mag-asawa na yan? Eh, ginugutom niyo yung babae. Yan ang sabi. Kaya minsan, ano eh. Natututo ka rin eh. Pag gano'n ka na, ikinig sa pastor. Mahalin mo. Ano pa? Mga kaibigan mo, pinabayaan mo, hindi mo kinakamusta na. Hindi man lang. Ngayon, again, hindi natin, kaya at kailangan kaibigan ng lahat ng tao. Pero at least yung mga maayos. Ako, ganun ako ngayon, mga pastor, ganyan yan. Yung mga, minsan over sa ano. Gusto, ganyan. Okay. So, pero ngayon, naiintindihan ako kasi nga maganda may katuwang ka din sa gawain. Pero, hindi naman OA, amen? To the point na yun nga, mali na yung ginagawa, friends pa rin. So I believe, bibigyan ka rin ng friends ng Diyos pag hindi ka nagpabaya sarili mo. Kung maayos kang tao, ma-attract mo yung maayos. Pag ayaw mo sa kasalanan, lalayuan ka rin ng mga loko-loko. So, panalo. Amen? Eh, si Pastor Lace, galing sa bakla. Yes! Pag, kung ano ka, kung nag-ano ka dyan, huwag natin ganyan ang bakla. Sige, huwag mo na kaibiganin. Good luck. Ayaw kita kaibigan din. Ayaw ko ng mga nakikisimpatya dyan. Amen? Amen. Ang mga politikong ano, mga paternity, kung ano man yan. Ayaw kitang kaibigan. Ay, malayo ako sa problema. Amen? Ganun tayo dapat. Hindi tayo dapat yung ano, gusto mo kaibigan lahat. Pero yung mga maayos, ano mo, amen? Kaya sabi ko kay Banang, ito mga kaibigan mo, mga baito, bigay ng Diyos dito sa church. At ganun ka rin, mabibless kapag yung kaibigan mo, matalino na, maayos pa, sumusunod pa sa Diyos. Amen? Amen. Yun. Ministry, ganun din po, nasabi ko na. So, personal. Mga personal responsibility. Tapos na po tayo. Anong sinasabi ng Bible? Saan ka responsable dapat? Sa nabanggit natin kanina sa trabaho, sa family, sa friends, ministry. Sa sarili mo, sa mga ano, responsable, sa mga sinasabi mo. Amen? Sabi dito, but I say unto you, every idle word that man shall speak, they shall give an account therefore in the day of judgment. Huwag mo sabihin, nee, joke lang naman eh. Pero lumalabas sa bibig mo, hindi mo iniisip, lalo pag pastor ka, o preacher ka, o soul winner ka, wag. Amen? So, din naman, sa post mo, baka yung mga post nyo, minsan ako, iniisa-isa ko kayo eh. Ano bang pinopost dito ni Christian? Diba? Ano mo sinasabi sa buong mundo, pinablik mo pa. Ingat kayo dyan, amen? Amen? Yeah. Romans 14. Ano pa yung mga bagay na dapat tayong responsable at maayusin natin? Sabi dito, so then every one of us shall give an account of himself to God. Ikaw mismo, huwag ko magdamay, kasi naman hindi ako tinuruan ng tatay ko ng ganyan eh. Eh, malaki ka na rin, may utak ka naman. At ngayon, pinipili nyo kung saan kayo pupunta. Amen? Every Sunday? Naimili ba kayo? Basta ako, saan lang ako, go with the flow lang ako. Ikaw, ano, si ano, dito na mimili, si Johan. Malalaki na, si Yesha, naimili ka ba? Kung saan ka pupunta? Pinili mo ba na pumunta sa church today? Ah, di ba? Pero pwede mo rin piliin yung iba, di ba? Pwede mo piliin mag-cellphone na lang ako sa bahay, mag-SM na lang ako, kahit wala akong pera, gala-gala doon, kaysa naman sa church. Nasisigawan pa ako ni Pastor! Eh sabi dito, hindi yung tatay ko, iniwanan ako, ganyan. Bandang huli, ikaw ang magbibigay ng sulit sa Diyos. Amen? Amen. Wala ka pwedeng ituro. Kaya, ano natin, responsibility. Eh, kinurse na kami. Alam niyo ba yung course, pwede yung ma-reverse? Pwede yan. Yan sabi sa Bible, ang kasalanan ng tatay, pati anak niya sa kalungkungan, sa tuhod, may sumpa doon. Pero pwedeng ma-reverse yun. Anytime na makilala mo ang Diyos, tiwala ka sa Diyos, gawin mo yung gusto ng Diyos. Baliktad naman yung curse na nasa lolo mo, blessing naman sa mga apo-apo mo.
Ganun po yan. Amen? Kaya may sabihin, Pastor, ako, hindi mo ako kilala, yung mga lolo ko, ganito na eh. Sumahali kami sa mga ano, poong Nazareno eh. Pwede mong baliktarin yan. Alam mo naman, dito to yan. Kaya nga pinipish natin dito. At tapos na po tayo, 1 Peter 4:5. Ganun din, accountability personal. Sabi dito, who shall give an account to him who is ready to judge the quick and the dead? Sino to? Actually, mga ano to? Lahat din tayo, no? So, sino magbibigay? Pag sinabi magbibigay account ng sulit, ibig sabihin, oh, anong ginawa mo sa ito, mga anak ko, madalas sinakamusta ko. Oh, tapos na naman ang araw, ano na natutunan mo? Nagtrabaho, nagbasa ka ba, nag-aaral ka, tinatanong ko yan eh. Ganun din mga teacher nyo, di ba? Ganun din ako sa inyo kanina, inisa-isa ko kayo. Dapat, di ko na sinasabi yon. Pero minsan, kailangan, nagbabasa ka pa ba? Nag-pray ka pa ba? E pag andito ka, di ka nga nakikinig, malamang, di ko lalong, ano, nagbabasa. Amen? Amen. Ang Diyos daw ang maghuhusga sa atin. So, pag hinusgahan ka ng Diyos, ang maganda sa kanya, mabuti siyang judge. Eh, kaso nga, pag wala kang ginawa sa buhay mo, patay ka. Amen? So last, so saan pa tayo responsable? Actually, ito sa mga pastor na tato. Hebrews 13. Yan, tama, no? So, responsable ka sa mga area ng buhay mo, responsable ka sa sarili mo. Pero alam nyo ba, pag medyo mature na tayo, may mga pinagkakatiwala na yung Diyos atin, katulad ng mga anak, eh, ako lang responsable, I will give an account of myself to God. Eh, kaso may anak ka. Sino magbibigay ng sulit sa kanya? Una sila. Pero isa ka rin. Amen? Kaya dito, yung mga pastor naman dito, sabi dito, remember them which have the rule over you, which have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Okay? Sorry, mali. 17. Matama, ganun din. Okay? Pastor yan. So, bakit ka magsusunod sa kanila? Magpailalim ka, for they watch for your soul as they must give an account. Sabihin si pastor nyo, kunwari, tinuturuan kita, di ba? So, para maging maayos ka. Pero ang Diyos pala, magbibigay din ako ng sulit sa Diyos. Hindi mo naman tinuruan ng tama eh. Or kulang, hindi mo pinalo up, hindi mo, alam mo na, or kapakit dyan. Yung mga ganun pastor eh. So, yan. Amen? So, maraming blessing. Let us appreciate the blessing and giver of the blessing. So, hindi lang yung blessing, ha? Salamat sa cellphone. Sino nagbigay? Sino ba nagbigay? Salamat sa anak ko. Salamat po. Sa Diyos ka magpasalamat. Amen? Salamat sa kalusugan. Sa Diyos ka magpasalamat, di sa kasalusugan. Amen? So, ngayon, eh, sumunod din tayo sa Diyos. Kahit ligtas ka na, salamat. Andiyan yung pangako niya. Para ma-enjoy natin lalo yung blessing, tuloy-tuloy tayo. Amen? Yes. Maganda yung sabi ni kanina yun eh. Testimony. Pinagpala, anong gagawin mo dyan? Pagyayabang ko. Hindi ganun. Gamitin mo. Para ang Diyos ngayon nagbigay sa'yo, tuloy-tuloy din ang blessing. Amen? Patay ka na. Yung legacy mo, buhay pa. Yan ang prayer natin sa ating sponsor. Okay? Sana man lang. Kasi nasa edad na rin sila eh. Kaya naintindihan ko sila, kaya nga sabi ko sa inyo, parang gusto kong tumanggi nung una eh. May rami daw tumanggi, kasi nga, layo. Bahala ka na dyan, layo eh. Wala ba dito? Sabi ko, yun dun yung puso niya, gusto niya magamit sana daw. And I'm sure, marami pa siyang ano sa ibang lugar. Itong dito, gusto niya magamit. So, tulungan natin, amen? Parang di masayang. Ganun din naman tayo. Kahit mahirap, kaya yan. Pag nag-mature kayo, isa-isa kayo, dumami tayo, mga matured, marunong, mga lingkod ng Diyos. Ba? Marami tayong matatayong church. Amen? At maraming maliligtas lalo. So, yun. Basta, Sandy. Okay, sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Dying blessing. At andun po yung responsibility that goes with the blessing. So, I pray, naintindihan po namin, na kami pula, expectation din kayo sa amin. Maraming salamat po sa napakalaming blessing, kaya nyo yung bigayan. But, kayo po yung matino, natatay. Hindi kayo katulad ng iba, Panginoon, na yung spoil yung kanilang mga anak, mga apo.
kayo po'y nag-bless, patandang yung responsibility para matuto ko, tuloy-tuloy ang blessing. Pag kayo po ay piniplease namin, dumating man o hindi ang blessing, but actually napakarami po. So I pray, especially ganito, spiritually, Panginoon, pagkatiwalaan nyo kami na kami po yung member ng Baptist Church na maayos, nawa, hindi namin sayangin. Makita namin ang yung kalooban sa aming buhay, kahit mga bata pa itong mga tuloy, makita nila yung design na gusto nyo palang gamitin kami para maligtas ang ibang tao, Lord, at pagpalain ng mga tao, Lord. Again, hindi pa yan perfect. Sa ito po yung mangyayari in the millennium, especially pa nga sa yung feeding. So I pray, auto na yung mga bagay ito, ma-share namin sa iba. Kailangan po, Lord, we pray also for our food, Panginoon. Maraming salamat at nagpapatuloy ng itong gawain, magkaroon ng fellowship. Maraming salamat sa nag-prepare, Panginoon, gamitin nyo sila. Ang encouragement din sa amin, Panginoon. For the rest of the day, Panginoon, soul winning, practice, Panginoon, kayo pang manguna pa rin. Kailangan po, Lord, in Jesus' name we pray. Amen.